Sa ngayon po naman, itong ating pong Iligan Circumference Road ay tuloy-tuloy. Kasi po, naglaan po ang ating Pangulo ng 363 million po para dito. Meron lang po kami problema sa right-of-way. Ito po yung dalawang section. Ito po yung section ng Badeco at Feliciano. And the other one is yung pong Global. Yung pong Global, medyo nakipag-negotiate po kami. At ito naman po siguro ipapayag. Dahil po sa pagkaalam namin, meron din po silang kaunting pagkakautang yata sa gobyerno at mukha hong papayag. So ito pong ating project na Iligan Circumference Road, ito po ang haba ay 10 kilometro. Ito mula sa simudulo hanggang doon po sa kadulo, connecting the Iligan Aurora Road, ito po ang total ay 12 kilometro. Pero ang 2 kilometro po dito ay municipal road. So ang aming pong gagawin ay 10 kilometro lang po, mahal na Pangulo. At doon po sa 10 kilometro, ang workable po, yung pwede pong gawin, ay nasa 7.2 kilometers. At yun po'y aming ginagawa ngayon. At amin po naman itong matatapos bago mag-Disyembre. Medyo hindi lang makukumpleto yung paving, wala pong konkreto yung iba. Doon po sa 7 kilometro, makukumpleto lang namin mga 2 kilometro, ma'am. Ang dapat priority for paving is yung nasa maraming population, yung at maraming traffic. Opo, ma'am. Oh, you can do that. At ang problema sa right-of-way, tungod kay ang city government, ang ni Hangyo, nga i-appeal nato ni, ang unta naman makatabang ang city government, nga siguraduhon nga ma-resolve ang mga problema sa right-of-way. Kay tungod kay kining programa, dili naman appeal sa una, sa atong medium-term public investment program. So nagikan sa katauhan sa Iligan ang appeal ni, unta magikan sa katauhan sa Iligan mga ma-resolve ang problema sa right of way. Naman an issue that's close to the heart of the people of Mindanao. Yes. The peace talks with the MILF are set to resume within the month. May we get your thoughts on the establishment of an international contact group, and which countries do you think should be included in this group? Yes, the international contact group is supposed to be a group of countries, NGOs, individuals, prominent individuals who can give advice on how to go about bringing about an agreement that will be acceptable to all. So it is by we will discuss among ourselves, no, by mutual consent, on who the members of this international contact group should be. So I will give the floor to our advisor on the peace process, Sunny Rason, so he can give an update on these matters regarding the international contact group. Maraming salamat po, Madam President. At ako po'y natutuwang ibalita sa ating mga kasamahan dito sa Lanao Norte na meron pong komunikasyon between the Government of the Republic of the Philippines Chairman, si Ambassador Rafael Segis, at ang Chairman naman ng MILF, si Mohager Iqbal, para po maayos nga po itong isang napagkasunduang magbuo ng International Contact Group. Tama po kayo, ito po ay maaring mga states, non-states, NGOs, or even eminent persons na magtutulak po at tutulungan ng both panels na maitulak itong ating peace process forward para sa ganung paraan ay magkaroon ng final peace agreement. At iniintay na lang po natin yung mga finer points nito dahil meron po silang ginagawang framework at saka yung terms of reference na matapos magkasundo dito sa framework at terms of reference, ito po yung magbibigay daan na magpatuloy na doon sa formal talks. The MILF leadership has repeatedly said that they want to see a final peace accord signed within your term. As a matter of policy, is this something that you also share? Oh yes, I'm very happy that is their sentiment. So mas lalong mapapabilis ang ating pag-uusap. At sa ibabaw ng International Contact Group para mapabilis nga ang kasunduan na matatanggap ng katanggap-tanggap ng lahat, ay gusto rin natin na yung mga evacuees ay ma-resolve yung problema ng evacuees. Kaya nag-uusap din tayo tungkol sa kasunduan kung paano maproteksyonan yung mga non-combatants, hindi ba, Sunny? Tama po yun, ma'am. Isa po doon sa pagkasunduang puntos ng pag-uusap nga po between Ambassador Segis at saka kay
Chairman Iqbal, ay yung protection of non-combatants or yung mga internally displaced persons or evacuees. At ito rin po ang naging dahilan kung bakit nagkasundo rin ang both panels na magdeklara ng, sa parte ng Armed Forces of the Philippines, secession of military operations, at sa parte naman po ng MILF ay secession of military action. Oo, para makauwi na yung mga civilian sa mga tahanan nila at mabalik na yung kanilang normal na buhay. Sa laing bahin po, ma'am. Doon na po tayo, among nasairan nga, doon na po tayo kalihukan alang sa pagpadayon sa Hisinultihay, sa Kahusay, Kalinaw, sa CPP, NDF, INPAN, NPA. Dahil unsa man ka ang imong mga labing ulahi nga mga kasuguan, kalabot sa kanang ilang gihangyo nga pabuhian na mga NDF negotiators, aron daw nga makapadayon na sa ang paghunong na sa Pinusilay, sa pag-away, dahil magpadayon na ang Sinultihay. Okay, so walay ceasefire sa ato. Mao ang diferensya sa peace talk sa MILF o sa komunista, no? Sa MILF dunay ceasefire. Sa komunista wala. Pero apan makahatag si but the prospects for talking peace are good. So we'll ask again Sunny Rason magbigay ng update tungkol naman sa NPA. Opo, ma'am. Sa pakikipag-usap naman sa hanay ng CPP, NPA, NDF, ay nagpapatuloy na yung paghanda sa formal peace talks. At meron na nga pong date na in-announce. At kasama po dito ay yung goodwill gesture ng ating gobyerno para itong mga NDF consultants na kanilang in-identify ay makapag-participate.